Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, anong balita? Kumasa na rin ba kayo sa Bill Reveal Challenge na uso ngayon sa social media? Ito ay mga video na kung saan dahan-dahang ipinasisilip ang total electric bill na parabagang premyo sa isang game show. Pero ingat lang po sa paggawa ng challenge na ito, baka kumalat ang inyong personal impormasyon na maaaring gamitin ng mga manloloko at masasamang tao. Kung hindi man sa social media, usap-usapan sa mga humpukan ng mga magkakapitbahay ang natanggap nilang bills ng kuryente. Pataasan sila ng babayaran. Sabay tanong kung saan sila kukuha ng ipambabayad kapag dumating na si Judith o ang due date. Joke, no? Nakalulula naman kasi ang bill sa kuryente ng marami sa atin nitong nakaraang buwan. Sa tindi ng init, halos maghapon, magdamag ang gamit ang aircon, mga electric fan. Pinagsasabay-sabay na rin ang mga electric fan. Init naman ang lumalabas. Ayon sa Meralco, ang pangunahing distributor ng kuryente dito sa Metro Manila, ang mataas sa presyo ng kuryente nitong nakaraang buwan ay dahil tumaas din ang transmission charge, generation charge, at iba pang buwis. Anong sa inyo? Para bagang buwisit. Idinadaan ng ilan sa atin sa katatawanan ng mataas sa presyo ng kuryente. Ang biruan nga noon na mga may aircon. Aircon now, pulubi later. Ito na nga ang nangyayari at baka magpatuloy pa ito dahil matindi na rin ang init ng panahon dulot nga ng El Nino. Asahan daw na hanggang Hunyo ang mataas na electric bill. Ang hindi natin lubusang nauunawaan, kapanalig, ang mataas na demand natin sa kuryente ay nangangahulugan ng lalong paglaki pa ng pagdebente natin sa tinatawag na fossil fuels. Kabilang sa fossil fuels ang coal, petrolyo, gas. Lahat ito ginagamit para lumikha sa mga power plants ng kuryenteng dumadaloy sa mga kable hanggang sa makarating sa ating mga tahanan. Ang problema, may masamang epekto sa kalikasan ng usok mula sa mga power plants na gumagamit ng fossil fuels. Kapag sinusunog ang fossil fuels, kapanalig, naglalabas ang mga ito ng mga greenhouse gases. Ang greenhouse gases na ito ay napupunta sa himpapawid at pumipigil sa init ng daigdig para lumabas pabalik sa kalawakan. Ang resulta po, nakukulob tayo sa init at iniiba nito ang ating klima. Ito ang tinatawag na climate change. Damang-dama natin yan kung saan lupalop pa magpunta ng Pilipinas. Sa ating bansa, pinakamalaking pinagkukunan ng enerhiya o kuryente ang coal. Ang kuryente mula sa mga power plants na gumagamit ng fossil fuel na ito ay bumubuo sa halos 44% ng tinatawag na energy mix. Malayong-malayo ito sa kuryenteng nililikha gamit ang mas malinis na mapagkukunan ng kuryente o yung tinatawag nating renewable sources tulad ng hydro, tulad ng solar at syempre ng wind. Ang ambag ng hydro o enerhiyang galing sa tubig ay nasa 13.4% pa lamang sa kasalukuyan. Habang ang solar o enerhiyang mula sa init ang araw ay nasa 5.8% lamang. Nasa 1.5% naman ang mula sa wind energy. Mukhang malayo-layo pa ang tatahakin ng Pilipinas. Sa uri ng pamumuhay na mayroon tayo ngayon, kapanalig, kung saan napakalaki ng pagdebende natin sa kuryente, maging masigasig sana ang gobyerno at iba pang nasa sektor ng enerhiya na bawasan ang paggamit ng mga fossil fuels. Kung magpapatuloy ito, mas titindi ang pag-init ng ating planeta na magdadala naman ng mas mapanganib na panahon ng tag-init gaya ng nararanasan natin ngayon. Highly polluting fossil fuels need to be progressively replaced without delay. Ito po ang panawagan hamon ng ating kasalukuyang Papa Pope Francis sa kanyang Catholic Social Teaching Laudato Si.
Kapanalig sa ngayon, ang pangunahing alalahanin natin marahil ay kung paano babayaran ang napakalaking bill natin sa kuryente. Pero pakaisipin din sana natin kapalit ng mataas na pagkonsumo natin ng kuryente ay ang pinsalang dulot sa ating kalikasan. Parang zero-sum game, ano po? Para hindi tayo mananalo. Ang labis sa paggamit ng fossil fuels ay gaya nga ng ipinahihiwatig sa aklat ng bilang 35-33, pagdungis sa lupaing ating tinitirhan. Kapanalig bilang mga katiwala, naway makaisip po tayo, be creative, ika nga, sa paglutas ng energy problem na hindi sumisira ng kalikasan, ngunit lalong nag-iingat sa kalikasan, hindi lang para sa atin, kung hindi sa kapakinabangan ng susunod na henerasyon. Ito po ang mga anak natin, ang mga apo natin. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.